Oh, nandito tayo ngayon sa Tinago Falls. Ano pong bayan ito? Ng Linamon. Ng Linamon, Iligan City, Lanao del Norte. Norte pala to. Okay, Iligan, Lanao del Norte. So ito yung entrance papunta dito sa Tinago Park and Resort. And eto, nakita nyo, open sila ng 7:30 at mag-close ng 4 p.m. Kaya pag nandito kayo sa Lanao del Norte, which is called the City of Waterfalls, dahil maliban sa Tinago Falls, nandito din ang very famous nilang Maria Cristina Waterfalls. But kung pupunta kayo sa Maria Cristina Waterfalls, i-check nyo muna kasi naka-close sila for a year now. Kaya kung medyo sad kayo sa Maria Cristina, another option for you is itong Tinago Waterfalls. At so eto na tayo papunta sa entrance ng Tinago Waterfalls. And one thing na kailangan nyo paghandaan ay ang napakaraming steps pababa. At syempre, bumaba ka, edi ipunin nyo ang energy sa baba kasi mataas din yung akyat ninyo, di ba? Pero eto lang, oh, walang masyadong tao sa Tinago Falls. Kaya edyo masosolo natin ng konti. And tingnan nyo naman yung outfit ko, oh, nakapolo. Pumupunta tayo sa waterfalls na ito yung outfit natin. Pero itong Tinago Falls ay hindi na natin itatago dahil in few minutes makikita nyo na ang ganda ng waterfalls na ito. Okay, so tayo ay pupunta ngayon ng Tinago Waterfalls with this outfit. Okay, let's go. Ayan, ito po ang mga friends natin. Ayan, ito po talaga ang tamang outfit pagpunta ng waterfalls. So, ilang step nga daw po ito? 365. Okay, hindi pa tayo nagkakasundo-sundo ng number of steps, pero sasagutin natin yan in few minutes. Magbibilang tayo kung ilang steps sa punta sa waterfalls. Okay. Ayan naman yung nilalakaran namin papunta dito sa Tinago Waterfalls. Kaya hindi naman siya mahirap puntahan kasi cemented naman yung trail at meron din siyang hawakan like this. Pag pupunta kayo ng waterfalls, ito yung isa sa pinakamagandang area na hindi masyadong struggle pagpunta. Plus, ito, hindi naman siya kainitan kasi makikita nyo naman, surrounded tayo ng mga trees dito sa Lanao del Norte. So, ang steps na ay nasa 237, 238. So, medyo nakakapagod lang din. Kaya lang, instead na magbilang ka ng number of steps, alawin mo na lang yung sarili mo dito sa nakikita mo sa paligid mo. So, I will stop counting kung anumang steps to. Feeling ko, estimate ko, mga nasa 300 to 400. Kaya, i-prepare nyo lang yung sarili nyo sa itong pababa. Kasi pagbalik natin, ayan, yun yung mas mahirap kasi pagpapawisan talaga tayo. Tamang-tama naman talaga tong ating kasuotan. Ang maganda dito ay dahil mahaba ang lakbayin natin pababa, meron naman siyang rest area. So after ilang step, ayan yung makikita nyo. Tayo, gano'ng kataas ng waterfalls? May taas po tayo sa waterfalls, yung pinagyaling talaga, binagbasakan ng tubig na 240 feet. 240 feet? Pwede po bang tumalun doon? Hindi po. Hindi allowed? Okay. Yeah, kasi mataas talaga siya. Mataas. Pero may lalim din po tayo na sa tubig na 65 feet. Yun nga, inallowed nila nga, pag maliligo, kailangan talaga ng life vest. Okay. So pag maliligo, kailangan ng life vest. Ako naman, mahilig akong tumalon sa mga waterfalls, but this time hindi allowed. So hindi natin gagawin ang pagtalon sa waterfalls. From here, eto, makikita nyo na merong mga colorful na mga cottages sa baba ng Tinago Falls at parang meron siyang swimming pool. So lapitan lang natin ng konti. Eh, mapapansin nyo naman, mayroong mga side na kainitan, mayroong side na shaded. Pero kung ako, sana pala nagdala kayo ng
kahit cap para iwas lang sa init ng araw. Ayan, nakikita nyo na ba? Pero dito sa kinatatayuan ko, nakikita na ang small part of this place. Pero yung waterfalls, hindi nyo pa siya makikita. Pero naririnig nyo na yung sound ng water. Ganyan kataas ang pinanggagalingan namin. Ito, sa after ng isang pangmalakas ang initan, ito medyo shaded na, buti na lang. And medyo pinagpapawisan na tayo. But we can do it. Ito, nakababa na tayo after so many steps. So merong life vest kasi nga mga nasa 65 feet ang lalim ng water dito. And ayan yung makikita nyo, merong cottages, merong swimming pool, natural ng water. At ayan, nakikita nyo na yung Tinago Falls. Pero na-CCR na ako, hanapin muna natin ng CR. Ah, saan ang CR? Ayan, nakita nyo maraming nandito. Ito yung CR nila. Sorry, punta muna tayo ng CR. Ah, kasi nakadami tayo ng kape. Ayan. So maganda naman yung CR nila. Nakikita ko na dito. Toilet. Ayan. Mayroon ding shower. Pero toilet muna tayo. So after ng CR, grabe ang init. Ah, ito na. Lapitan na natin ang Tinago Falls. Dito makikita nyo, meron ng mga naliligo. At meron ding mga naglilinis dito. Ayan, makikita nyo itong paligid ng waterfalls. From top, hala, pawisan na talaga. From top, ay sorry ka. Sino ba ito? Ano? Masyadong ano lang, masyadong mainit. Oh, pero sarap maligo. Hindi lang kami nakapangligo. Ito, lalapit tayo sa waterfalls. Gamit ang balsa. Ayan. So ito ang waterfalls. Ayun, so short lang yung visit natin dito kasi sinilip lang talaga natin itong Tinago Waterfalls. And we are going back to tour. We're going back to our car now sa parking. Ay, pero magandang experience naman talaga siya, sa totoo lang. Kailangan lang ready ka sa papunta ng waterfalls. Medyo hindi lang kami prepared na pagpapawisan ka talaga ng sobra-sobra dito. But kung pupunta kayo ng Lanao del Norte, very much accessible siya. Sa daan pa lang meron na dong going to Tinago Falls, 2.5 kilometers to Tinago Falls. So hindi kayo maliligaw. Tsaka nawi-waste din siya. So para sa mga naghahanap ng waterfalls sa Mindanao, puntahan niyo tong Tinago.